bago. Yun lang. It means lang. Yung mga hindi nakikita ng mga nakaraang season, no, pwedeng pumasok. Wait lang, oh. Nakuha na kagad yung Barats. Oh. Pwedeng ano yan, ha? Pwedeng jungle, pwedeng XP. Pwedeng XP. Do take note, si Barats, isa sa mga heroes na binigyan din ng armor growth buff. Although maliit lang naman yung kanya, 1.5 lang per level, pero still, it's a Barats. Actually, yung apat, no? Yung apat na utility jungler na nasa meta ngayon, si Baksha, si Fredrin, si Barats. And I think, actually hindi yung utility jungler, pero utility hero, si Minotaur. Tuminde. Oo, nakakasya 1.5. Pero ito na TNC, Nathan. Nathan Arlott kagad. This could be flexed onto the jungle road. Oo nga. Yan, nakikita na tayo ng jungle na Nathan eh. Actually, kaya nga, ano, duda na ako eh. Kapag sa RG mo, nakikita ako Nathan, alam ko na kagad. Ikaw, Nightmare, nag-Nathan jungle ko eh. Wala pa yung bagong patch. Binasa ko kasi, nanonood kasi kaya ano eh, kay Hororo chan eh. Ganda kasi nung Nathan. Tsaka sabi kasi ni Elgin eh. So, what's up, guys? So, what's up, guys? In the advanced server. Wait, galit mo. We're gonna use the Nathan jungle. Pero by the way, nakaban. Nakaban yung Harit. So, kita na natin dito talaga yung dominance. Hindi Aisa, yung dominance ni Harit sa current patch. It's worth a ban para at least hindi mo kailangang isipin yung lane matchup. Kasi at this point, marami akong tinatanong, marami nagsasabi na ang hirap lane ng isang Harit ngayon. Tsaka yung nakita natin graphics kanina na domination na pinag-usapan, Echo may 241 na kills sila ang rank 1. Grabe. Yeah. Kung pag-iisipan mo mabuti itong lineup ng Echo nila, bas ni Sanford yung kanyang signature dragon, ang dragon is Sanford. Yeah. So with this, with the Barats and the Roger, parang ito vintage Echo ata yung nakikita natin. Oh. Kasi pag mga Barats lineup sila, ito yung mga, sige, Dragon ka, Sanford, pipitas tayo, isa, we go. Taga lang ha, gusto ko lang kayong i-throwback sa Echo Season 9 na. Kung maaalala natin, may rule tayo sa Echo. Pag pinakita yung tatlong core sa first phase, may Johnson ka dita. Oo nga, no? Baka lang. Hindi naman sa sinasabi kung mag-Johnson ka dita. Kung mag-evaluan yung last two pero picks. May rule kasi sa Echo. Pag nagpakita sila ng tatlong core, laging may Johnson ka dita. Grabe yan. Tsaka, ano eh, last time kasi na nagharap din tong dalawang to, si Outplay din tsaka si Sidler noon. So ngayon, maaari kung maaari na, alam ko, sabi, may bago daw eh. Grabe si Heads, oh. Oo, oh, may husay ito si Kuya Heads. Ayos, first that kills. Wala pa siyang hero na makikita natin. Pero even though hindi maganda score ng TNC, yung individual players kasi, yung performance ng individual players, mako-comment mo eh. Oo. Nagkukulang lang talaga sa late game execution. Kailangan lang din talaga mag-merge eh, no? Yung macro game sense dito ng TNC. Naalala ko yun, yung ano niya eh, Panay Benedetta niya. Ang dami niya nakukuwang first blood sa mga turtle fight, minsan sa mga lanes. And actually na-highlight before, very rare na makita natin si Edward mapatay sa XP lane. So I think, again, nandiyan yung individual capabilities ng TNC. Oh. Now, they pick up the Ruby. Interesting. Could be flex as well. Pwede magpalit pa yung Baksha. Ay, yung Baksha. Yung Arlott tsaka Ruby sa kanika nilang mga lanes. Pero tingnan natin kung ano ba yung bagong ilalabas dito ng Echo. Kasi again, may Johnson kadita. Hindi natin naman sinasabi natin na pwedeng lumabas. Pero isa lang, pa-isa lang Echo. Parang ako, na ako classic ako, nabarya ako dito. So, Patrick, ay, ang galing mo naman, Bobby. Nabarya ka dyan. Grabe ka naman, diba? Bobby. Kasalanan na naman ni JP to. Nag-nabarya na eh, no? Nabarya, tsaka Kaja. Okay, so, ngayon, Luno! Wow, buff dito, ha? Buff to, ha? Okay, mid. Ayun, ayun ang lumabas. Oh, ayan ang lumabas. Yeah, ayan. So, Echo. Echo Express. Echo System. Echo, 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 Echo. Kinalang si Echo, Echo, Echo. Isa oh, bente. Si Echo, Echo, Echo. Isa bente. Nathan, oo nga naman. Bakit nga naman walang Echo bag? May Echo bag. Tapos Echo, Echo, Echo. Echo, Echo, Echo. Shoutout to sa mga apat na fans, no? Apat. Isa na lang. Need one. Dati lima yan, ha? Nito. Oo nga, anong nangyari sa isa? Shoutout sa inyo. And of course, shoutout din sa mga nanonood na fan ng Echo and yung mga ka-orka natin dyan at saka mga ka-Phoenix Army. Pero dito sa lineup na to, wait ha? Wow. Ito yung mahirap kasi dito kung iisipin mo. Ang kwento ng laban na to, TNC, may init pa ba? May init. Gaano kainit ang lagablab ng puso ng TNC? Lunox pare, hatred, binalik niya na. Kailangan niya ng gamitin yung hatred. Yung lineup ng Echo, tinanong ko kanina, teka, makakita ba tayo ng bago? Wala naman eh. Parang ganun pa rin eh. Same lang, you know? Same, but different. But it's still the same. Yak kasi yung gumagana eh, sinasabi nila dito. Pero ngayon, na nasa bingit at kailangan pumuso ng TNC,
ito na ang panahon nila para kumuha ng panalo against Echo. Yeah, kung ako dito si paring Nomad, kung ako dito si Hatred, tama na yung ano, pag overthink. Tama na yun. Kumbaga, itong Echo, express ang laban nito, Kaja, Kaja lineup. By the way, first time ko makita to, ano, oh, ano Lunox, naka-purify. Oh, siyempre, ayan nga. Ayan ang gusto ko dyan. Oh, iwas, oh, iwas. Iwas po, Soy. Ang dami rin kasi talagang ano eh. Ang dami rin pang control dito ng Echo eh. So, magigets mo rin yung ginawa ni Hatred dito. Kaya lang walang surprise factor para sa Ruby ID. Walang blinker. Pero ako, safety technique na lang. Siguro kung ako si Hatred, kaso hindi ako eh. Pero, yun lang. Ang gusto ko lang sabihin dito, sabi ni Hatred, kalma lang kayo, Kuya, ano ah, Kuya Buritsa. Safety tayo, pero yun ang hindi naging safe. Nabigyan si Kuya Heads. Ayun na. Ayun na, sinimulan ni Lito. Ano po, nakain kagad ni Carl yung Arlott ni Heads. Oo. Kinain yung ulo. By the way, level 2 pa lang si Heads. Ha? Level 2 pa lang dito si Heads. Ako. So, walang presensya ng isang Arlott mamaya sa first turtle. At pinaplato na nila yung iba ba. Ha? Oh my God, nandito pa si Sanji. Sanji popping, of course, with the Vision. Ayun. Star Shatter, pero oy, ang daming nakuhang gold ni ano? Carlito. Si Carlito, tsaka ni Sandbird. Busog yung dinosaur, man. Oo nga eh, halos 70% yung nakuha nila doon, pero di sa may bandang gitna, JP. Wala muna mangyayari, kailangan maging kalmado ng TNC. May nanakawing purple si Ryzen, pero sabi ni Carlito, sige, bahala ka na dyan. Turtle na sila. Oh, trading na lang. Yun na. And a classic Sanford. Grabe si Sanford. Oh my God. Wala na nga siyang kalaban doon. Nag-dragon pa siya. Oo. Di ba? Ano lang. Siyempre, sabi ni Sarti, tinuturo sa amin ni Coach eh. Ano to eh. Fundamental gameplay to. Dragon. Kapag nag-contest na ang objective. Para lang makita niya. Pero siya nakilali. Sino makikita? Ayan lang. Babalik. May sats coming in. Dragon Tail. Babanatan si Ryzen. Si Ryzen na mawala. Sanji with a kill. Ito na ang inert-ngert na ni Carlito at ni Lassit. Hindi pala na Lassit ni Benny Cutie. Si Carlito para na makakuha ng kill. At Recall City. Ang ginagawa ng Echo. Express. Ang pinapapalas kagad dito ng Echo and TNC. Nag-struggle sila doon sa magandang rotation na pinapakita ng Echo. Dahil nga naman, napakabilis umigo ni Sanford. And dyan si Sanji tumatakos sa panel yung 3. Susubok si Heads dito with a sweep. Pero makaka-out yung tagos ni Sanji sa pader. So Echo ngayon ang isang makakakuha ng mabilis na 2.something K. Gold lead, 3 minutes pa lang. Ang lungkot, nawawala na ng init yung TNC, pare. Grabe si Carl, 2 minuto silang di nakita ng orange buff niya. Okay. Sabi niya, mamaya ka na. Oo nga, ano. Mas malaking objective yung pinapansin niya dito. And yun yung mahirap eh, yung pressure na natatanggap ng TNC early parts pala. Kasi yung gantong klaseng lineup, dapat makakuha ng item to. Specifically, itong si Nomad, mga item dependent yan. Si Hatred also, item dependent yung mga heroes na yan eh, di ba? Sugod this time. Nagjagan si Sanford! Habang kumagat naman ngayon si Carl DZ. Ryzen, medyo malayo, pero inikuta ni Sanford. Sanford with a tail, Ryzen. Popping, of course, the ultimate para maka-out din. Oh, so greater si Ryzen. Ayun pala yung plano. Uy, grabe, in-advancean! Habang binabanatan si Nomad, JP! What a play! What a play! Binitiran moves! Inabangan dun sa entropy, inabangan sa anino. Sabi niya, sige, subukan mo bumalik dito. Oh, kasalanan na naman kasalanan ni JP to. Kasalanan ni JP to, ba't namatay si Nomad eh? Oh my gosh, ubus yung plato dun sa taas. Binitiran moves eh. Kasalanan ni JP to. Saksa yung ba ako? Pwede naman. Okay. Pero pwede rin to ha, kasi again, Carl TC. Pinapamalas yung aggression, the Echo Express. Sanji ay naroon din. Napakasakit, men. Ang hirap nito sa TNC. Kung ako dito, kailangan na ng TNC ng one big miracle move. Kailangan ata, stand sa lima si Yoshi. Hila sa lima eh. Stand po lima, no? Oo. Wait. Hila! Op! Oh. Nakuha pa rin yung purple. Okay, nakuha yung purple. Ayaw nga, naagaw pa ni Carl. Oh my God. Nag-ready naman siya nung panahon na yun. Pero again, the fact na nauubusan mo ng resources ang jungler, unti-unti na nag-snowball. Ginugutom nila yung TNC. Ginugutom nila sa everything, anything.
si Sanford, magdadragon pa ba ito? Pag ito nag-dragon, talagang yun ang plano. Paano na? Pag ito nag-dragon talaga. Fundamental yan, fundamental. Oh, pag ito nag-dragon, kasalanan ni JP to. Okay. Oh, ayan na, usaha. Ecosystem. Sanford! Oh, sabi na eh. With a black dragon firm. Siyempre, ganun talaga, no? Every time. Gawin nga natin yun. Ah, dragon kagad. So, dragon agad pag may nag-turtle. Ano kasi yun pang guarantee? Surety lang, surety. Okay, binaba natin si Sanford. Sanford, kumukuha ng lifesteal. Kamuntikan makakuha si Heads at si Aatrox. Uy, pero si Sanji ay narito rin. Sisipat-sipat lamang. Babato-bato ng kanyang star shutter. And ito yung magandang ginagawa ng Ekko. Yeah, mabilis umikot si Ryzen. Pero karamihan naman sa mga players ng Ekko, mabilis din umikot. Oh, Ryzen? Hindi mo Ryzen, kanakaw. Hindi nila mabigyan. Hindi makalapit eh, oh. Ang Korga. Hindi rin kasi inihit ni Cartesi. Pag nakikita niyo yung back siya, willing siya i-reset yung purple. Alam mo, lahat nung ano, lahat nung buffs ginagawa ng turtle eh, ginagawa Lord. Oh, yung nire-reset, nagka-turn. Teka, si JP ay nandito, nakaabang. Alam ni JP. Okay. Kasalanan niya to. Kasalanan na naman ni JP to. Huli. Nakahuling-huli at si Nomad for the second time around. Oh, pero dito may madali na Hatred. Grabe ginagawa ng Ekko. Grabe yung veteran moves ni JP. Sabi niya, maniwala kay Dadaan dito. Dati akong gold laner. Oh, dati akong gold laner. Napanood ko to. Dito Dadaan yan eh. Okay, Carl TC. Bumanat, kumagat. Si Ed sa pabanatan. Medyo makunat si Ed. Finally, nagkaroon ng laban. Sanford! Sinan makabawi pa ang TNC. Magsusurvive pa sila this time. Hindi, masyadong mapalalim si Sanford. And finally, TNC mapapunish nila yung pagkalalim ni Sanford doon sa mid lane. Pero Ekko pa rin ang humaharap. Ba't ganun? Grabe, no? I mean, sinasamantali nila yung pagkakataon. Okay, sige, kulang kami ng isa. Pero kasi sapat na yung level ni CarTZ. Two-level gap. Sinundan niya lang against Ryzen. Tignan mo yung ginagawa si Ryzen hinabol. Ay, oh my God. Sinusundan nila yung backshot. Minayaw nila paglaruin. Hinatakba. This is looking very, very sad for TNC. Kung ako, ilalagay ko yung sarili ko. Mahirap. Ang hirap eh. Kalaban mo. Kalaban mo kasi si Sanford eh. Yung may dragon every time may turtle. Ayun, magtatagod na. Wala. Cool down. Ginamit niya kanina. Cool down. Yun lang. Pero kung may dragon niya, magdadragon yan eh. Oo nga eh. Gawin nga natin yun. Gayahin natin yung mga ganong moves. Yung pala yung technique eh. No? Pero going back dito sa laban na to, 6-1 ang ating score. This is not looking good para sa TNC. Kailangan nilang humanap ng way para makahabol at mabaliit kahit papano. Pero Midnight, ano ba ang mga solusyon if ever na ganito yung sitwasyon? I mean, meron namang condition dito yung TNC. No? Kapag umabot sila ng late game, may chance kasi meron naman silang Nathan. Ang mahirap lang din talaga dito is may Kaja kasi pero Carl Daisy sa top lane. Lumalim si Carl dito pero medyo 10-bit yung damage shot dito ng TNC. Hinabol ngayon si Nomad. Hinabol nila JP at ni Sanford. Hinabol ng Jagon. Binaba natin si Nomad. Okay, Sanford. Tumikok, Sanford, Mr. Kill, Mr. 40, Sinolo Kill. Dalawang wala ngayon sa side ng TNC. Harap pa sila kay Ryzen. Benny Cutie ngayon, maaamoy. Double kill para sa Bagyo. At kasalanan na naman ni JP to. Ekko with a 10-1 domination. All throughout the team fight, hindi din kinaya ng TNC yung barat si Carl TZ, even through the burst of the Lunox. And Sanford, kita mo yung mastery dito ng Yuzong. Hindi nga niya ginamit yung Petrify. And he was able to take down the Natan and also force out the Purify. Yeah, yung ano yung Cha Essence, yung Cha Residu lang eh. Yun yung pinaghahampas-hampas niya. Oo nga, yung pala yung tawag to, no, mga Cha. Ay, nako. Nahuli na naman si Super. Kasalanan na naman ni JP to. Kasalanan ni JP to. Okay. Pero kaya nag-Ekko with 10.2K na gold lead. Pinipilit nilang hindi palabasin ang TNC sa kanilang base. 25 seconds para sa Lord. Actually, pwede na mag-freeze yung ano, men, yung 3.3K gold lead na kay, ano, na kay Benny. Benny Cutie. Ang hirap ng buhay ng TNC dito. Wala na. Pwede na nating sabihin pa na, ito na, the most biased cast ever. Yung TNC, ang hirap na nito. Sure, yung Ekko, tignan mo yan, oh. Kailangan mo nang bayasan ng todo yung TNC dito para makakuha ng Miracle win eh. Yeah. Oo nga eh. Tsaka ano ah, makikita natin. Sobrang, napakahirap pare. Sobrang yung fundamentals ng Ekko dito sa macro, micro, yung mga ganyang zone. Well, kasalanan na naman ni JP to eh. Well, TNC, sila ang nakatalagang dumipensa dito sa paparating na unang Lord. This is not a luminous Lord.
feeling ko kaya pa naman nilang kaya pa to. To pero for sure may mababasag na tore either dyan sa tatlo na yan. Ako, I believe in the damage of the Nomad, of the Nathan. Do you believe the damage of the Nathan, yung mga platito? Actually, dalawa yung platong hawak nila. Yung Baxia tsaka yung Natal. Oo nga pala, yung Baxia, malaki yung plato. Kaso, I believe in the gold lead din man yun. You believe in the gold lead? I believe in the gold lead. Ako, I believe in the five-man set. I believe in the Super Yoshi five-man set. Ayan na, kung siya. Ayan na! Okay, practice lang. Walang magiging kasalanan si JB to dahil nako, hindi nga tumama. Pero bumaba na pa rin sila dito. Hindi natin makabawi ba ang TNC dito. Ito na mga platito. Bumaba natin si Nomad. Nomad will get the kill. Nomad, tignan natin. Pero mas naniniwala ngayon si Benny Cutie sa gold lead na meron sila. At doon lumamang ang T. Ay, sorry, ang Echo. Ano ba yan? Ang dami kasing nangyayari. Napakaraming mga explosive plays na ipinapakita ng Echo dito. Pero masasabi ko na magandang depensa pa rin ang ginawa ng TNC, kinapitalize nila yung asim moments na ginawa ng Echo doon. Buhay pa ang apoy! Buhay pa ang apoy ng Phoenix Army! Sabi nga ni Bentings, ipaglalaban kita! Kaso, nasa likod siya ngayon. Ang lumalaban ay si Heads. Ang lumalaban si Hatred. Napanood ko yung intro ng TNC, yung roster reveal. May nawala ng paa doon eh. Sino ba yun? Hindi ko alam kung si Hatred ba yun. Basta may isa doon. Kailangan nilang ipanumbalik yung tiwala sa kanilang sarili. Maniwala sila kay Nomad. Yung mga platito ni Nomad, finally nakuha sila ng shutdown. Pero mahaba pa yung ang layo pa nung hagdan. Ang layo pa nung hagdan para ibalik to eh. Yeah. Ako, masasabi ko na sa, para sa TNC Pro Team, yung gantong klaseng pagkakataon, kailangan lang nilang malayer ng maganda. One at a time. Kuha tayo ng isang kill. Kasi hindi nila maatim yung mga 5v5 teamfight na pinaplano palagi ng Echo eh. Mahirap. Sobrang hirap dito ng trabaho ng TNC. Yung layering na hinaharap natin. They have to go through a lot of layers. But pagdating ng late game, dumadagdag na rin yung problema dito. Nadagdagan pa yung vision na pinaprovide ni Sanji. Kasi kapag kita ng Echo dito yung TNC, hirap din sila mag-engage for Super Yoshi. Wala rin surprise flicker mula kay Hatred. It comes down to the initiation na pwedeng gawin dito ni Yoshi, pati ni Heads. Uh-huh. But of course, you also have to worry about yung re-engage factor dito ng Echo, yung Black Dragon form na pwede manggaling kay Sanford. Oo nga, sinisigaw kasi yung Sanford. Eto na, TNC Pro Team, ang masasabi ko dito. Itaas nyo na ang mga kamay nyo, Phoenix Army. Lalong-lalo na yung tropa nating laging naka-TNC jersey dito. Lagi nasa venue si Mark. Yung laging sumusuporta sa TNC. Yun. Eto na! Okay, una pa natin si Benny Cutie. Ito pa natin na TNC yun. Pero masyado makulat si Kyle dito. Ninoid ngayon. Hatred ngayon. Makakuha ng Purify. At masyado nang masakit yung Dragon. Dahil nakaharap ngayon ang Dragon ni Sanford. Babanatan si Hatred. No Hatred para sa side ng TNC. Tumatakbo na dito ang apat ng TNC. Pero medyo makunat na si Heads. Entropy out para kay Nomad. Buhay pa ng onte ang TNC. Nabawasan yung gold lead. Namatay si Benny Cutie. May hinga pa para sa Phoenix Army. Kailangan ng enerhiya ng Phoenix Fam para sa laban na ito. 10.6k gold lead. At ang Lord na ito ay malilibring kuha or kunin ng Echo. Ito na, Ryzen. Ryzen dito. Nangigigil na si Ryzen. Saglit lang ha. Okay. May judgment. Nag-roll out si Ryzen. Tignan natin, umaharap si Kyle dito. Oh, Carl! Entropy, okay. Pumamana. Ching. Tinaba natin lang. Pero nasa panalikod si JB. Wala pa ngayon. Entropy! Ito na naman ang Dugan ni Sanford. Cartesi will kill Yoshi. At ngayon si Heads ang may iwan. Heads! At sa stop the yard lang si Cartesi. Killing spree na rin si JP 14-3 na nung balik ang lead ng Echo. Oh, ang ganda nung talon ni JP. Kasalanan niya ba't hindi nakahit si Nomad? Hindi nila napatay yung barat. Scarteasy was able to live all throughout the engagement kasi wala yung damage dealer nila. Although nakapag-entropy out si Nomad, again, walang tumitira doon sa dinosaur ni Cartesi. Yeah, ramdam mo yung init eh. Parang isang pantropiko eh. Kulang talaga yung damage. Tama si Midnight. Mas dama mo rin yung gold lead. Ang ganda na ng mga platito ni Nomad eh. No. Ang ganda na ng pwesto. Pero kailangan pa ng TNC dito. Feeling ko 10 minutes pa. 10 minutes. 24 minutes yon. 24 minutes yon. Kaya lang ang challenge ang bilis dito. Umat mo. Paano nila mapapatagal? Wala. Alam na ng lahat to eh. Kumbaga yung mga tao ngayon kung sila yung nagkakasawa, wala na, ganun yung sinasabi. Echo na yan, Echo na yan. Kaya nga ito na yung the most bias cast ever. Kung kakayanin ba ng TNC. Carl? Okay, Carl. Up. Up.
Yung Lord, nadyan, nadyan. Entropy, Entropy. Lord muna. Pero Astral Echo, nilabas si Sanji. Tunawi, okay. JP na naman. Ay, oh, na flash. Pero counter go para kay Superiosi dito. Ito na naman yung final sweep. Sabay ni Dragon na naman. Moment! Ni Sanford. Merong defense na magagawa. Ang TNC, nagtatabi-tabi. Kunshin, Hatred, babanatan. Hatred, mawawala. Buhay pa ang Phoenix Army. Humihinga ba din? Humihinga pa rin. Always rise. The fire is still alive. Para dito sa TNC, I got the fire. Ano yun? Talima. Boom, boom, boom. Napag-aalataan niyo. Oo nga eh, mga edad eh. Parang 2010 sa. Parang pre-2010 sa. Dati pa pala yun. Dati pa pala yun. Parang 14 years ago yun. I got the fire. Boom, boom, boom. Pero, okay, again. Again. Balik tayo sa laban na ito. Echo. Ay! Kailangan lang nila lang isang Carl. Magandang ano eh, huli. Kaya na natapusin ito eh. Sinasaya ko na ni Carl, wala siyang kakampi. Walang pakialam si Carl sa nararamdaman ng mga kalaban niya. Wala kasi makita yung TNC, sabi nila, oh baka di magkasi yung dinosaur ha. Ang dami niya pang damage taken oh. Yeah, i-expect mo yan eh. Kasi again, kapag full stock yung big guy na passive niya, kayang-kaya niyang tumanggi eh. Pero andyan kasi yung layer din eh. Andyan yung Dragoni, Silver. Oo nga eh. Ganun na ganun yung Echo eh. Damage dealt, napakadami na TNC. Kung percentage lang ang pagbabasihan dito, feeling ko nasa 0.1%. 0.1%. Papalag naman eh. Ang kailangan nila para manalo dito, ma-wipe out yung Echo. Kaso ang hirap nun. Nagbago ko naman, Jin. Kanina, nag-favorite ka na lang ngayon. Nagmamat ka pa. Cartesi na hila. Okay, bumanat na lang ngayon ang Entropy. Nomet, Nomet, Nomet. Hatred, pero nasa harap, lahat, si Sandberg! Oh, JP! Pero nakupo, very cute yung makakuha pa ng kill. Wala si Nomet yung damage out of the density. Dito, maubos na. Dahil binabanatan na sila ng walang iba kundi ng Dragon, ni Sandberg! At si Yoshi ay mawawala pa. At sabi ng Echo, ha! Anong akala nyo? Kukunin pa rin namin ang laban na to. 1-0 para sa mga Orca! The Echo Express! Grabe, since minute 1, activated. Kakaibang dominasyon ang pinamalas ng mga Orca this game. Number 1. Again, game number one pa lang yan, ha? Kita mo at ramdam mo kung gaano ka-loud at gaano ka-proud yung mga aggressive plays na nanggagaling dito mula sa Echo. The decisiveness and also yung mga execution. JP, target lock kay Nomet. Tinanggal yung win condition ng TNC. Kita natin, ramdam natin eh. Parang meron eh. Parang may pag-asa. Mm. Parang kaya lumaban. And then suddenly makikita mo yung ibon mag-flicker. May onti eh. May onting silab eh. Nang apoy eh. May konting silab eh. May konting silab ng apoy. Kaso, yung Echo parang, ang maganda kasi sa ginawa ng Echo, hindi nila nirespeto nila. Kaya nila nirespeto yung TNC. Nilaro nila yung laro nila at yung nilaro nila yung strongest form ng laro nila. Yun. Ang naging problema, kinulang yung liyab ng TNC. Yeah. Yeah. At saka, ano, kapansin-pansin din eh, na yung composition ng lineup dito ng TNC, medyo expensive eh. Majority ng mga heroes nila, kailangan ng item. Di ba? Again, sino nga ba ang MVP ng laban na ito? Walang iba. Wala. Na ako, kasalanan. Kasalanan ni JP to. Kakaiba. Kasalanan ni JP to. Kakaiba ang kasalanan ng pinakita dito ng isang Kaja laban sa isang Nathan. Hindi pinaglaro. 3-0-12. What the hell? Sobra ka naman, JP. Sobra. Never died in this game. And again, yung target lock ng Echo, it feels like alam ng Echo kung ano yung win condition ng TNC. Even though no early game, fine, hindi nila pinaglalaro si Ryzen, yung mga Divine Judgment, yung mga invades na ginagawa ng Echo dito, talagang express na express. Pero nilatagan din nila ng sistema, nandyan yung target lock, nandyan yung timing ng teamfight, and yung pinoprovide lang ni Kaja rito na anti-win condition laban sa TNC. Kasi kahit mag-scale lang sobra-sobra si Nomet dito, ay laging may hahatak at ahatak sa kanya sa late game. Pero again, early game, iba yung naging usapan dito. Hindi nakapaglaro yung Baksha ni Ryzen. Kasi every single corner of the map, nandoon yung Kaja, nandoon yung pag-turn ng Echo, and lagi sila nagko-contest ng major objectives laban sa TNC. Kasi tulad nga na nabanggit ni Burrito kanina, medyo expensive din talaga yung lineup dito ng TNC with
two heroes that need positioning, setups, mula kay Arlott pati na rin kay Ruby. Kaya nagme-make sense din yung Novaria pickup dito ng Echo kasi kapag nakuha nila yung vision, nawawala din yung playmaking room dito for the setters ng TNC. And again, JP with those target selections, yung Ruby pagdating sa mid-game kasi alam niya ito lang yung counter-engage. Even though nagkaroon sila ng mishap dito from Echo nung tinulak nila yung mid lane, napatay si Cartesi dahil pagpasok niya with the Detonant's Welcome, walang minion wave, so siya yung tinarget ng tower. In this particular fight, grabe yung zoning din ni Sanford laban dito kay Nomid. Lalo kapag walang Purify, hindi maka harap yung Nathan. And in this specific fight, ang ganda ng patience actually ni Nomid. Hinold na talaga yung kanyang huling entropy out before he used the ult. Pero nandoon yung flicker, Divine Judgment play mula kay JP. The veteran and the experience is showing here para sa Echo yung target selection and yung win condition na hawak sana ng TNC biglang nabura sa isang Divine Judgment. Now, looking at the emblems, gusto ko i-highlight dito yung Assassin emblem kay Ben QT. Although favorite na favorite niya to, it allows you to have more damage, more aggression early game. And then yung Pure Rage, it does make sense kasi medyo mana dependent ang isang Roger. With the Pure Rage, pwede mong spamin yung first skill para makapoke ka sa lane at dahil mabalik lang din yung mana. Even though hindi ito yung naka-weakness finder or killing screen na Roger na mas aggressive, but the thing is, nandyan yung balance ng farming and aggression mula kay Benecuti. Kaya naman, madalas siya nakakasama din for Echo if they ever do go for aggressive plays around the map. But also, again, the Yuzhong problem na nakita dito ng TNC. Just the CC alone is enough actually para ma-dissuade dito yung TNC na lumaban. But also, you have to keep in mind na mataas din yung damage output ni Sanford dito. Kaya naman, ang hirap din for TNC para labanan ang Echo. Even though si Carl TZ, let's say madali lang naman banatan with the Lunox, pwede siyang i-displace ni Arlott, pati na rin ni Ruby. The thing is, nandyan din kasi yung re-engage factor na sinasabi natin kanina with the Black Dragon form. And with the Hunter Strike alone, enough yun para makahuli siya dito at makapatay ng mga core heroes on the side of TNC. Add to that, yung naging problem dito ng TNC na may vision na nanggagaling kay Sanji, and of course, yung mga damage mula sa Star Shutter na ilang beses natin nakikita with Impure Rage, Lightning Crunch, and Prox. Napakasakit niyan. Umaabot ng almost 2,000 damage per hit, per cast actually, from the Novaria. Kaya naman, napakataas dito ng impact ng individual heroes ng Echo. And Cartesi, tulad na nabanggit ni Burrito kanina, 158.8k damage taken, and I believe twice lang namatay yung barats dito ni Cartesi. That speaks of the amount of kill conversion that TNC had, which is almost non-existent. Kasi kapag nag-focus down sila sa isang target, again, ang daming layers na kailangang intindihin dito ng TNC, yung peel para kay Roger, yung counter-engage mula kay Yuzhong, and of course, yung flicker Divine Judgment play na nanggagaling kay JP, which allowed Echo to have full control of the game. Again, Benecuti being able to farm around the map, add more pressure kasi hindi niya kailangan umuwi ng base kasi nandiyan yung mana regen from the Impure Rage. Talagang nagkaroon ng malaking space ang Echo dito para kontrolin yung early to mid game. Now, looking at the heat map here of the Barats, Cartesi, ang lupit nung ginawa niya after yung initial first take sa Turtle. Aside from the first blood, na unang ikot sa X-Plane na nakapatay kay Heads, nakuha nila yung Turtle, and then nag-rotate kagad siya sa jungle ni Ryzen, and doon nagsimula na hindi makahinga dito yung back siya ng TNC. 2 minutes, by the way, silang di nakita nung kanyang orange buff, and that allowed Echo to have full control of the mid game and ended up transitioning towards the late game victory here on the back of JP's Kaja. Yan, talaga.